last interview ko kasi nasabi ko nga isa, di ko expect na mapasok ako dito kasi isang batang kalye ako, lumaki ako sa lansangan. Di ko expect na mapapasok ako dito. Before kasi na-work ko na din yan si Direk Reynold sa Palitan, kasama ko siya doon. Pero parang hindi kami magkaroon ng time para masyado. Hindi kami masyado nagkaroon ng time para mag-usap kasi focus kasi ako masyado doon sa eksena ko kasi first film ko ngayon, tapos first lead yung Palitan. Then ito nga, nung nag-work ulit ako kay Direk Brillante, nagkaroon kami ng time para mag-usap. Then siya pa yung naging director ko dito sa next film ko na to na Bata Pa si Sabel. Bait, super cool. Napaka-cool niyang katrabaho. Then, napaka-bait. Tuturuan ka niya para makuha mo lahat ng eksena. Then, yung pagdating naman kasi dun sa walang script is medyo ano na din naman ako, medyo sanay na din naman ako. Siyempre, kay Direk Brillante, na-work ko na din siya before. And then, yun nga, sa mga senior actor naman, sina Kuya Gardo yan. Kababayan ko kasi si Kuya Gardo, kabalin ko yan, Kapampangan. So, nagka-ano kami. Yan, sina Angela, mga sister, mga kababayan ko yan. Yun, parang ang lapit na loob niya sa akin. Then si Ate Katya, nagkukwentuhan kami, tinuturuan niya din ako para, yun nga, kung paano yung takbo ng, sa industriya na to, sa showbiz, kung ano yung dapat mong gawin, kailangan maging mabait ka, kailangan humble ka lang sa lahat na nararating mo. Then ganun din naman si Direk Brillante sa akin. Tuwing magkikita kami, lagi niya akong pinapangaralan. Kaya super thankful ako na nakilala ko si Direk Brillante at naging director ko siya. Sa lahat ng sa mga film ko, yung Palitan tsaka yung Sabel, then sana makagawa pa ako sa kanya na maraming film sa kanya. Sa akin, yes. Sobrang ano na ito. Sobrang para sa akin lahat ng nakuha kong role kasi is iba-iba eh. Iba yung genre. So yung first ko is comedy. Yeah, porn star to then. Yung pangalawang role ko naman is napakabait na bata, yun nga sa palitan. Then after is naging medyo loko-loko siya. Then dito super loko naman, super gago ng role ko dito. Masasabi ko lahat ng naging role ko is challenging. So para sa akin is gusto ko pang maano yung pag-arte ko, gusto ko pang i-improve. Kasi masasabi ko na Yes. pag-uang naman ko ako, so marami pa akong i-improve kahit yung mga nagawa ko is iba-ibang genre. So may mabait, may comedy, then ito nga, merong bad boy. So gusto ko pang i-improve. Marami pa akong hindi nagagawa kasi sa pag-arte. So ang gusto ko kasi is talaga action. So yun Yeah, nga. ano pa yung gusto mong gawin? Ano pa yung gusto mong gawin in films? Yes, Action. action tita. So ito naman sa bill na to, may pagka-action naman pero hindi naman siya talagang action na. Parang may konti lang naman siya. So kahit pa paano is natupad ko na din yung pangarap ko, nagka-action film ako. So gusto ko talagang bakbakan, patayan na ano, may mapupulot na aral yung mga tao. Violent? Yes. Grabe ka naman. Yung Yeah. action mo, violent. Gusto ko yung ano yung action na may pagka-suspense na talagang Okay. mga Hollywood ganun. Sabi mo kanina, hindi ka naman mayabang. Wala ka naman pagmamayabang. So, before talaga ganon, matangkad ka, you have the looks. So, pwede na pa. Ngayon, umaarte ka na sa sa films. So, hindi naman magmamayabang yun. At least you have something to prove. Yes po, tita. Sa akin kasi, tita, nga, last interview ko kasi nasabi ko nga di ko expect na mapasok ako dito kasi isang batang kalye ako, lumaki ako sa lansangan. Di ko expect na mapapasok ako dito. So, nandito na ako. So, kung ano yung ginagawa ko before, kung ano ako nung bata ako, nung batang lansangan ako, ganun din naman ako. So, wala namang pagbabago para sa akin, ha? Hindi ko alam sa ibang tao kasi minsan may ibang tao na parang pag nandito ka na, so ibang-iba na yung buhay mo, ginagawa mo. So sinasabi nila, napakayabang naman ito pag hindi mo sila pinansin or hindi lang kayo close, sasabihin nila sa'yo, napakayabang naman ito.
So, hindi naman po ganun. Kasi, kumbaga, siguro nag-iba lang yung ano, tumatanda na kasi. So, marami nang dapat na sikasuhin. Hindi katulad ng bata ka, na parang iniisip mo lang, kasiyahan. So, ngayon, may mga problema ka na rin na dapat ayusin. So, hindi naman po siguro sa ganun. So, sa akin, yes, nandito na po ako. So, hindi naman po siguro pagyayabang yun. Magiging proud lang po sa sarili. Ako po, gustong-gusto kong maka-work na artista talaga isa si Cesar Montano. Bakit? Kasi sobrang galing na po umarte. Yun nga po. Kaya ko po talaga nagustuhan yung mga action. Yung action kasi dahil po kay Cesar. Dahil... Anong action film niya ang napanood mo? At gustong-gusto mo? War Freak po, yung War Freak. War Freak. Okay. Yeah. Hindi napakagaling mo... Okay. Nakikita ko po sa kanya is yung ano eh, parang ang galing na po mag-adlib. Ang galing na po magdagdag sa mga ano, sa mga linya na kung ano yung kaaganda ng film. Yun. Tsaka international ano po yun eh. Yeah, international actor po yun. At saka so, may international film din siya, di ba? Yung yes, The Great Train. Napanood mo yun? Apo. The Great Train. Hindi ko po siya masyadong na ano, pero alos po lahat ng action niya napanood ko na po, tita. Mm. At saka nabibilib din po ako sa personality niya. Tsaka yung pagiging moreno niya. Tsaka yun nga po, yung mami ko po kasi sinasabi niya, kawig mo si Cesar. Sabi ko, layo naman siguro. Hindi, mestizo ka eh. Kaya nga po eh. Sabi ko, labo na ba mata mo, ma? Ayun.